Mulher PH. Hi guys, welcome back ulit sa aking channel, Cram Your PH. Sa video natin ngayon guys, pakita ko sa inyo yung ating female na ARC na kahahatch lang nitong mga craylings na to. Yan. Kahapon lang to nag-umpisa na magkaroon ng mga parang mga paa. Yan. Bali, siguro mga 2 weeks pa to guys bago ko ihiwalay dun sa mother nila kasi kailangan medyo malaki na sila bago maihiwalay para kaya na nilang mabuhay sa sarili nila, hindi na sila aasa dun sa mother nila. Bago natin ihiwalay, kailangan sure natin na kaya na nilang kumain ng mga feeds. Bali, binibigay ko rin kasi dyan guys yung PO to din na sinking pellet. Kagaya din ng binibigay ko sa mga breeder size ko na mga ARC. Same lang sila kasi natutunaw naman yon, kaya kayang kainin yun ng mga craylings. Ayan guys, bali ang dami niyan. Siguro mga 100 to 150 pieces na craylings yung nabuhay. Estimated lang yun guys kasi nag-anak na rin to dati itong female na to. Bali, yung unang anak niya mga 222 pieces na craylings yung nabuhay. Nandun yung sa isa kong video guys . Bali, ito rin yung female na yon na na-breed ko ulit. Yan, siya rin yun, yung female na yun. Yan, medyo nagtago lang guys. Nahiya sa camera. Yan, bumalik ulit. Yan guys, kung makikita nyo, yan, meron na yung mga paa. Sa kami mga mata na rin yan. Nagalaw-galaw na yan guys. Mga 2 weeks pa yan, i-separate ko na sila doon sa mother nila. Para yung mother nila, ilalagay ko na ulit doon sa ating breeder pan para makapag-breed ulit. Ang mother ARC nga pala or yung female ARC guys, pag nag-anak na yan, mga 2 months to 3 months ulit yan bago magka-itlog ulit. Naantayin nyo lang yun kasi nag-iipon ulit siya ng mga eggs bago siya makipagmating. Hindi porket inilagay mo na siya doon sa breeding tank mo, mag-rebreed agad siya. Bali, bibilang ka ng mga 2 months to 3 months yan bago ka ulit makapag-breed niyan, guys. At dahil marami na ulit tayo mga craylings, guys, magluluto tayo mamaya ng ARC natin. Lulutuin ko siguro mga 3 inches lang yon yung mga lulutuin natin mamaya. Yan. Ito na nga guys, bali luluto na tayo. Lulutuin ko nga pala ay ARC butter garlic or ARC garlic butter, alin man doon. Yan guys, bali inuna ko muna yung butter. Yan, tutunawin lang natin yung butter. Tapos, sunod na natin yung bawang. Guys. Huwag nyo nga palang masyado lalakasan yung apoy, guys, kasi mabilis masunog yung butter. Hindi masarap pag mapait yung butter. Yan. Kung makikita nyo, guys, sinamahan ko rin ng red crayfish yung ating mga ARC. Hindi ko pa kasi natitikman itong red crayfish na ito. Pero itong ARC, natikman ko na yan. Bali, gusto ko rin din matikman kasi yung red na crayfish para ikumpara ko kung alin yung mas masarap dun sa dalawa. Ayan, nilagyan ko ng konting asukal guys yung garlic butter natin. Ayan.
Tapos, sunod nating lagyan ng paminta. Yan, depende sa inyo guys kung gusto nyong maraming paminta. Kasi masarap din naman yan pag maraming paminta. Yan, basta haluin nyo lang guys. Mga ilang minuto lang kasi mabilis naman maluto itong crayfish eh. Nilagyan ko rin nga pala yan guys ng, ano, ng Sprite. Hindi ko na lang na-videohan na nilagyan ko siya. Yan, medyo i-caramelize lang natin konti. Yan, okay na guys. Yan, ito na yung finished product natin. Konti nga na pala niluto ko guys kasi ako lang naman yung kakain nito. At solo lang ako sa bahay ngayon. Kaya yan lang yung niluto ko. Saka maliit lang talaga yung niluto ko guys kasi nangihinayang ako doon sa malalaki kasi pwede nang mag-breed yung mga female doon kaya hindi ko na siya niluto. Yan, tikman na natin guys. Ito yung red crayfish. Itong una kong kinuha. Masarap din guys. Lasang ano rin siya. Parang ARC din. Pinagkaiba lang nila guys. Mas malambot yung balat ng red crayfish kesa doon sa ARC. Pero yung laman nila halos same lang. Malambot yung laman nila guys. Hindi kagaya nung parang sa hipon na medyo makunat. Ito hindi, medyo malambot siya. Saka pag tinikman nyo yung ulo niya, masarap siya, hindi yung parang makate na kagaya ng sa mga sugpo or hipon. Ayan guys, naubos ko na lahat. Natira na lang mga balat. Kung pwede lang kainin yung balat, kakainin din natin. Kaya lang, di pwede. Hanggang dito na lang guys sa video na to, sa susunod ulit. Fish out. Bago ka pa sa channel ko, baka naman, like, share, and subscribe. Salamat!